sa arm. Kami yung naatasan na yung 2nd Battalion Baliri, dalawang kumpanya, 9 Company at saka 5th, saka 2nd Battalion ang pumunta sa Pangutaran, Pangutaran Island. Grabing pa na nag-move kami ng gabi. Hindi kami dumaan doon sa pier talaga. Dito kami dumaan sa likod. Kasi sabi ng naging po may intelligence report na kung doon sa pier, doon pa lang daw babagbagan na kami. Ibig sabihin, mga doon na sa bayan mismo ang kalaban. Mga MI. Di nag-move kami, alauna, nakarating kami doon sa Pangutaran Island. Nag-move kami. Nagpahinga kami ng 2 bisis siguro yon bago kami na, kwan, na inkwentro. Nung mga alas 3, kasi kung doon sa kami magdaan, doon pa lang babagbagan na kami. Kaya doon kami dinaan doon sa likod. Bali, kuha na lang yung barko ng Navy yung sinakyan namin. Sinakay na lang kami papuntang Pangpang yung rubber boat. Ilang kuha na yung rubber boat na pabalik-balik. Hanggang sa nakarating na lahat doon sa sa isla. Doon na nag-organize. Nauna ang leading ang 9 Company. 9 Company, pagkatapos 17 Battalion. Kami yung nasa likod na bantay, one team sa Battalion, the security sa Battalion. And nag-move. After 1 hour siguro na move, pahinga. 10 minutes na pahinga. Pagkatapos move na naman. Pangalawang pahinga. Di 10 minutes ulit. Yung pag-move na namin, mga alas 3 media, ganyan yung kanong na yun eh. Pag tingin sa lead scout ng MBJ, nakita niya armado dun sa malapit sa kanya. May mga saging. Di kalaban, sabi niya, putok kagad. Di grabing dapaan namin doon sa kuan sa ta madilim, drop lang, hanap ng cover. Ta may mga nyugman. Di drop lang. Huwag magpaputok dito sa likuran. Di walang nagpaputok. Ta may mga bahay. Tatlo yung bahay doon na nakuhan namin eh, na natapatan namin. Pero yung 9 Company at saka yung 17, nandun na sa killing zone, tapakyat yun. Nag-litter si yung kuhan, yung kalaban. May pus sila dito sa tabi ng dagat. Pus sila dyan sa gitna at saka dito sa gilid. Di puro... Oh, may tama ako, sabi na naman nilang puro pa naman gunner yung natamaan nun. Dito sa paa yung kanila, paa, ang mga tama. Dito sa hita. Pagkatapos, di nag-umaga, nga, di, continuous pa rin yung, kan, yung putukan. Di ang dami ng na-wounded sa tropa na naman. Request ng kan, chopper. Abang nagre-request ng chopper, yung iba, magputol dyan sa likod. Putulin yung mga, kwan, mga kahoy. Di abang nagpupukan sa likod, ay sa harapan, nagpuputol din ng, kwan, yung nasa likod. Yung may itak. Kakaming yung chopper. Di, wala na talaga, mga 60 gunner,
mga 60 under yung mga nata wounded pa naman. Ang hawak ko noon M16 yung time na yon. Ta pinaiwan sa akin yung 57 RR. Ta bayan man yung pupuntahan namin sa pupuntahan natin, sabi ni Lieutenant Agoncillo, ta Lieutenant pa siya noon. Yung EXO namin. Bayan man yung pupuntahan namin, huwag ka nang magdala ng 57, sabi niya. Kasi magbantay lang tayo sa eleksyon. Di, iniwan ko rin. Yung 16 lang ngayon yung dala ko. Ngayon, tinawag ako. Tawagin si Kante si Apolonio, papuntahin dito sa harapan. Tawa, wala na tayong gunner, sabi niya. Sabi niya yung official. Official namin. Di, pumunta rin ako kasi wala na talagang gunner. Binigay ko yung baril ko sa kwan na wounded para dalhin yan na sa baba pag kwan. Kinuha ko yung 60 niya. Doon, nung bakit hindi pa akyatin? Sabi ko sa kwan, mas lalo tayong madresgar siya dito. Ta, oh, nasa low ground tayo, sabi ko. Huwag kang patayo-tayo dyan. Nandyan lang sa harapan yung kalaban, no? Sabi ng mga kabats ko. Pag kwan, matigas man yung ulo ko, tayo pa rin ako, ta, hindi ko makita pag nakadrop lang ako, ta, malalaki yung kwan, mga damo, doon sa kwan, sa mga nyug. Tayo pa rin ako, sabi ko sa junior ko, transpiration, sunod ka sa akin, ha, by bones tayo dito. Yun, kaya kunin natin yung taas, hindi natin, pag hindi natin makuha yan, wala, delikado tayo dito, sabi ko. Kaya nag-decide ako, 60 gunner ako, yun yung pinag-assault ko, by bounce, yung kadanyog. Di, punta ako na sa nyog, putok ako, punta sa nyog. Ngayon, sunod din siya, nyog din siya. Pag nakatapat na siya sa akin, move na naman ako, hanggang nakuha namin dun sa high ground. Pero may pumuputok pa sa harapan. Nung nakuha na namin, pinutokan namin yun sa pumuputok na masukal dun sa mga ipunuhan, yung mga puno-puno. Nung naputokan ng 60, ayun na, nawala yung putok. Pagkatapos nung nakuha na namin, sabay sunod naman yung tropa nung nag-bounce kami ng yung junior ko. Nung nakuha yung high ground, sige, yung isang, yung one section dito, i-clear itong, kwan, itong hospital at saka eskwilan, sabi. Pwede i-clear nila, ta, kwan, ako doon lang ako sa may, kwan, ako yung taga-OP na doon sa kalaban kung may puputok pa. Kaya pala matapang sila, yung mga kalaban. Tapos marami palang foil at saka yung ginagamit sa kwan sa yung drugs siguro yun. Ang dami dun sa mga, lahat ng punuan mayroon eh. Kaya matapang ang mga kalaban. Yun, nung inabot kami ng kwan yun hanggang alas 12 ng tanghali nun. Nung na-clear na, di steady lang ako dun hanggang nakaluto na yung tropa, tinawag ako. Mayroon naman doon sa taas, pumalit doon sa akin, sa pisto ko. Bumaba na ako. Di, kumain ako. Tapos, may chopper, kinuha yung mga wounded. Nagbaba ng bala, kinuha yung mga wounded. Di, nagkuha rin ako ng bala na naman. Ngayon, di, habang inaayos ko yung kwan, mga alas 12:30 na siguro yon o alauna, naayos ko yung bala, di biglang may pumutok mortar doon mismo sa tabi namin. Ngayon si yung team leader namin ta natutulog, diretso na siya, hindi na siya nagising, patay na. Saka yung kwan, si Sergeant Lopez, Wounded kami. Sergeant Lopez, nakatakbo pa, nagsumbong pa doon sa batalyon.
kan likod na may tama siya. Patapos sa rindakiwag, nagpapatulong ako ta wala na, manhid na itong kamay ko eh, na tamaan na sa ulo ko. Marami akong tama nun dito, saka dito, yung shrapnel. Sergeant, tulungan mo ko, may tama ako. Sabi ko, ta, naakon dun sa pak yung ulo ko eh, bumagsak. Hindi ko maiba pa ngayon. Ala, nung kan na, sabi ko kay Sarindaki, tulungan mo ko, may tama rin ako, sabi niya. Hindi na rin makaalis doon sa may puno ng nyug. Ngayon, yung kabats ko na dalawa, si Argyes at saka si Gimbuayan, yun yung lumapit sa akin. Sila yung tumulong. Tinalian nila yung pinakakuan sa ulo. Yun na, nung kuan na, sa dami na ng dugo na na wala sa akin, nagdilim yung paningin ko. Pero nung hindi pa nagdilim, wala, sabi ko, Panginoon, ikaw nang bahala sa akin, huwag mo akong pababayaan, sabi ko. Yun na yung naisip ko. At saka kung kukunin mo na ako, patawarin mo na lang ako sa aking mga kasalanan. At ikaw na yung bahala sa misis ko, sabi ko. Yung time na yun, kasi wala na. Nung yung pagsabi ko na yun, nag-blurred na yung paningin ko. Wala na akong makita. Dilim na talaga. Kaya nga sabi ng mga kabats ko, nung binuhat daw ako, wala na dugo at saka kanin na daw yung lumalabas sa bunganga ko. Wala na talaga. Ngayon nung binuhat ako, dinala ako dun sa chopper. Pinaibabaw na daw ako sa bangkay, sa patay. Akala nila patay na rin ako. Pagdating ko dun sa nung kan na mga 30 minutes siguro na liparin ng chopper naman ng hulo. Pagising ko, uy, puro naman puti. Tabago mang pintura pala yung hospital noon dun sa Asturias. Puro puti naman. Uy, patay na talaga ako. Sabi ko sa isip-isip ko. Ta puro puti na. Ako pa nag-iisa yung iniwan pa ako ng mga nurse doon. Pagkatapos, dumating yung kabats ko, si Sari Mendoza, tanauna na siya, tanaun din. Pre, nauna na ako dito, sabi niya. Nag-isip na naman ako kasi akala ko patay na rin siya. Yun yung kon ko. Buhay ka pa, pre, sabi niya. Ah, buhay pa ako. Di ko na, napaluhagod ako kasi kan, yung pagsabi niya na yun, buhay pa ako. Pero yung kon na yun, natulog na naman ako. Kasi sa hilo siguro. Hanggang sa dinala ako doon sa kon, chinapper kami, dalawa kami ni Sergeant kon. Sergeant Lopez sa Sambuanga na. Doon. Akala ko paralyzed na ako eh. Kasi ito, wala na ito. Maliit na. Hindi na makagalaw itong, basta itong kalahati. Hindi na makagalaw. Mga 2 days, dumating yung misis ko. Iyak nang iyak. Kasi hindi ko man siya papuntahin na doon. Kaya ko to, sabi ko. Pero hindi pala kasi hindi ko man makakuan yung katawan ko. Kaya pasalamat pa rin ako at pumunta siya doon. Minasad-masad niya hanggang sa bumalik yung lakas ng kalahating katawan ko. Yun na. Pagkatapos, dinala kami doon sa kwan, sa ito, sa Biluna. Nung medyo malakas na, dinala kami para sa kwan, magpahinga doon. Magpagaling. Saka may promotion daw, sabi nila. Kaya pumunta kami. Mga 1 month doon, 1 month kami sa Biluna, pinabalik na naman kami. Kasi ang dami mang mga wounded na naman na kwan, pinunta doon. Kaya ikaw, malakas ka na. Doon ka na magpagaling sa kampo nyo. O di, balik na naman ako.
Dito ako dumiretso sa Maligaya. Ta, dyan ang kampo namin noon. Pa-duty-duty lang ako doon. Pero nung may nangyari na naman doon sa Hulo, wala pang 15 days pa kuan sa Maligaya, pinabalik na naman ako sa Hulo. Yun na yung nakuan ko na na hindi na ako magbalik. Yun sa kuan na yun kasi sabi ng misis ko, huwag ka na magbalik. Hindi ka pa nga magaling. Nahihilo pa ka, nahihilo ka pa. Pinapabalik ka na, sabi ng misis ko. Kaya nag-decide din ako na hindi ako magbalik. Sabi ko na hindi muna ako, ay, hindi ako mag, hindi na ako magbalik, sabi ko. Sinabihan ko si Sir Miranda na kan yung kabats ko. Sabihin mo na lang doon na wala na, ayaw ko nang magkuan. Magpunta doon. Hindi na ako mag-report, sabi ko. Hanggang sa sige tawag si kuan si CEO. Si Icon na yun, nung si Captain Danaw na, tawag siya sa akin lagi. Pero ako, sinasagot ko rin siya. Sir, hindi na ako mag-report sir kasi alam mo naman yung nangyari. Kuan pa, mahina pa ako. O tapos, pinapabalik nyo na ako dyan, sabi ko. Sige, mag-report ka lang dito. Dito ka na lang mag-kuan, sabi niya. Huwag kang mag-awol. Kasi, kung lang yan, kaya natin yan. Malakas ka pa, sabi niya. Mahirap maghanap ng trabaho pag nasa labas. Wala yung interference. Sabi ni Kwan, Captain Danaw, mahirap maghanap ng trabaho. Pag Kwan, mag-awol ka, wala kang mahanap ng trabaho. Kaya magbalik ka na lang dito. Dito ka lang magpahinga sa Kwan, sa Hulo, sabi niya. Na Kwan na naman ako. Dalawang araw ako na Kwan, tinatawag-tawagan nila. Kasi alaman nila na yung nangyari sa akin, na-wounded, pagkatapos kan, pabalikin ka agad, alam din nila na yung nararamdaman ko. Sige, dito ka na lang magpahinga, sabi niya. Di, nag-usap na naman kami ng misis ko. Ako, gusto ko magbalik na naman, magbalik ako, sabi ko, sa misis ko. Pero yung misis ko, ayaw niya. Hanggang na-kuan ko rin na napakiusapan ko pa rin na babalik ako, pumayag siya. Sige, basta. Sige, sabi niya. Basta, mag-ingat ka na doon. So, yun, bumalik ako. Pagdating ko doon, di, pahinga lang. Mga 2 weeks siguro. Isama na naman ako sa lakad. Pag sabi niya, kulang ang tao, Apol, sabi niya, sama ka muna. Sige sir, sama ako, pero hindi ako magdala ng resyon, sabi ko. Kung padala ako ng resyon, iwanan ko yan, sabi ko. Kasi pag mabigat kasi nung that time na nung na-wounded ako, mabigat yung madala ko, nasuka ako, masuka talaga ako. Sige. Pak mo lang yung dalin mo, yung gamit mo lang na kwan, mga damit, mga kwan, mga malong ang kunin mo sa din. Yun, nagsama ako, 3 days yung dala namin, kaya man ng tropa yung 3 days lang kasi kwan, hindi ako pinadala. Di, negative man yung lakad, balik na naman kami doon sa brigade, sa boss-boss. Yun, hanggang sa strike-strike na lang yung kwan namin, yung pag-operate. Punta ng bayan, escort.
Tapos proceed na sa kwan. Pa-strike-strike na din. Yun, pa-strike-strike lang kami. Kung may info, may ipa-operate yung brigade. Yun, mag-operate kami. Pero hindi na gaanong madalas na na-operation pag kwan na yun. Malapit naman mag-December.